Isang mapagpalang hapon na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, ayan, pinapakita ko lang sa video yung nag-aaway nating kalapate. So dalawa na lang sila. Hindi, yung topic nga pala natin sa video natin, i-update ko lang kayo sa pinagabot nga natin sa yung ginamot natin sa salmonella. Tapos i-update ko kayo kung ano yung mga isasampa natin na sa port club training nga natin sa Bustos, Bulacan. So yun nga, ano, bago nga pala tayo pumunta sa video yung gagawin nga natin sa pag-update saka sa isasampa nating kalapate, huwag nyo guys kalimutan na i-click yung like sa video nga natin para konting tulong na rin sa akin, ano, at saka sa channel ko. So tara guys, samahan nyo ako. So mabilis ang video lang tong gagawin natin. I-update ko muna kayo dito sa dalawang nasa mini loft natin na nagkaroon ng salmonella, yung pinagalingan natin. At kapapakain ko lang sa kanila, kung napapansin nyo, nag-uubos na sila ngayon. Pero hindi pa ganun karami nilalagay kong pagkain. Kumbaga sa isang kutsara, isang kalapati pakain ko, ginagawa ko sa kanila, isang kutsara, dalawa sila para sa ganun. Siguradong matunawan kinabukasan. At hindi ko na rin nga pala nilinis yung mga ipot nila or yung dumi. So ayan, nakikita nyo, pasintabi sa mga kumakain, ano, buo na yung dumi nila. So medyo madilim na, hinapon na kasi tayo dahil nga sa pagpapabaksin. Kaya medyo madilim yung video natin. So ito yung dumi ng hen natin. So medyo nag-alangan ako sa hen, kaya ginawa ko, kinulong ko nung gabi. Nilagyan ko ng harang para sure na maka-obserbahan natin yung dumi. So green na green pa rin yung dumi, kaso buo na. So magandang balita naman yun para sa pang-south natin na young bird. So mukhang makakahabol pa naman. Pero medyo mahihirapan na to kasi lahat ng tinesting ko, napagaling kong salmonella. Pagka tin-training na, may nakaka-uwi, kaso pagka medyo nalalayo, nawawala. Pero te-testingin ulit natin to. Pero sana tumagal sila or manalo pa tayo sa kanila, ano. So ito naman guys yung kapatid ni Boam na young bird natin sa south, yung nagka-salmonella din. Okay naman na rin at masigla na, ayan, bumabara ako kung napapansin nyo. Pero hindi ko pa rin siya pinakakawalan. So ang plano kong pakakawala sa kanila tatlo na nagka-salmonella na young bird natin, kasi sobrang babata nila, baka Lunes pa. Lunes ko sila para ronda yun dito, Martes, Miyerkules, ronda-ronda lang. Saka magbagong simula lang ulit tayo or sisimulan ulit natin pagte-training sa kanila na magsa-self-toss tayo pagka alam natin kaya nila, para hindi sa ganun mabigla yung mga kalapati natin. So tuloy-tuloy pa rin naman ang bigay ko ng ano, ng wakamoto sa kanila. Tuwing tanghali ako nagbibigay, pagka nagpakain ako sa maga, mga alas 11 or alas 12, nagbibigay ako ng wakamoto. Tapos sinasamahan ko na rin ngayon ng brewer yeast para sa ganun mabilis bumawi yung katawan nila. So ayan, ganun din ang pakain ko sa kanila. Medyo binibitin ko, pero yung kapares niya na Allbird, isasampa ko na rin sa Bustos ngayon, ngayong gabi. So magsasampa nga tayo ngayong gabi. Tatlo isasampa natin, tatlong Allbird. Dahil nga si Boam, tayo na ulit ang magagaya. Kaya yun, nasa kabilang kulungan. At nung nilagay dun sa kasama natin sa loft na si Sir Hanshin, ayaw bumarako or ayaw manligaw. So kailangan niya kasi ng barakong kalapate para parisan yung hen na pinakakarera niya. So ayan, kung nakikita nyo, condition na rin si Boam. Galing niya ng Santa Ana, Cagayan. Tagpo siya ng north. Ibabali ulit natin ang south. So galing na rin siya sa south, ilalaban ulit natin ngayon ang south. At kasi nung nakarang race nga natin, hindi natin nakuha na ng certificate. Kaya ngayon, i-entry natin para makuha natin ang certificate. Pero may record tayo niyan, kaso yung sa puling-puling lang, ano, yun ang record natin sa kanya. Tapos dumukot na rin tayo ng isa pang Allbird. So ito yung multiple pooling winner namin ng Norte, yung hen na to. Ayan. Kapatid din niya ni Boam. Kung si Boam sobrang bagal umuwi, pero itong kapatid niya na to, multiple pooling winner namin. So laging laging sumasabi to sa pooling, itong hen na to. So nag-anak na yan dito, ito. Ayan, yan yung anak niya, yung dalawa. So binaklas nga natin, tapos inilagay natin dito para sa ganun, madagdagan yung panlaro natin, kasi alanganin yung mga young bird natin. Hindi ko alam kung tatagal sila sa liparan. So ito, hindi ko alam kung mananalo din tayo sa pooling dito pagka sa south na naging laban. Dahil lang puro panalo namin dito, norte, ano. So papakita ko sa inyo yung baba niyan bukas or pag-uwi niya. Sa tanghali, ihagis ko. Papakita ko sa inyo kung bakit siya laging nananalo sa pooling.
Kasi pagka pinalipad nga natin siya dito, pinaronda, sigurado ang dapo niya lagi dito. So allergy sa bubong yan. Pagka nakakatapak sa bubong yan, nagkakasakit. Kaya lagi niyang dapo dito. So yun lang ang nakasanayan niya. Pareha sila. Ito, madalang din dumapo sa bubong. So yun ang nagawa ko sa kanila sa pagtitraining ko nga. Kaso ito, sobrang bagal. Ito lang ang mabilis natin sa norte. Ewan ko lang ngayon sa south, kung ganun pa rin siya kabilis. So kung di man siya maging ganun kabilis, makatagpos lang siya, huwag lang mawawala, okay na ano. So magkapatid sila, mas matanda tong hen natin. So unang pisa namin or unang palahi namin kay sa nanay at tatay ni Boam, ito yung unang nilabas. So second clutch tong si Boam. So yun nga yung update nga natin. So yung tatlo lang na yan ang ikakarga natin ngayon. So ito biglaan yung isa na to, kasi nilaro siya ng north eh. Mabibigla ngayon siya, sa south siya magiging laro niya, bustos. So ilang araw pa lang natin napaparonda to dito, dalawang araw. So malalaman natin bukas, or i-update ko na lang kayo bukas kung makakauwi pa. So ayan, ito yung isa, ayan yung tatlo na yan, puro old bird. So yung young bird natin, baka sa susunod ko pa isampa, ano? At mga isang linggo pa. So ano ngayon, Thursday, baka sunod na Sabado pa. Pagka nakita kong hindi pa okay yung kalapati nga natin sa susunod na Sabado, baka next Sabado pa, baka December na. December natin maisampa. At least may laban yung kalapati natin, kasi hindi ako nagsasampa ng wala sa kondisyon or alanganin sa kondisyon. Di baling maiwan ng kulang 100 kilometro, pero sigurado kondisyon naman pag sinampa natin, para sa ganun wala tayo idadahilan. Pag nawala, talagang nawala lang talaga sila. Hindi tayo magdadahilan na wala sa kondisyon, hindi natin naayos yung kondisyon, kasi kasalanan natin pag nawalan tayo ng ibon na wala sa kondisyon. Kasalanan natin yun dahil tayo nag-aalaga, tayo nakakaalam kung kondisyon sila or wala sila sa kondisyon. Kaya kung wala ako sa kondisyon, huwag natin sampa. So yun lang guys. At in-update ko lang kayo bukas, abangan naman. So hanggang dito nga lang guys yung video natin. Ingat kayo guys. God bless. One eternity later. So ito guys yung kalapati natin, lalood na natin. So pagka ganito malapit pa lang naman yung karera natin, ito lang binibigay ko. Ayan. So power wings. Wala akong ibang binibigay pag ganyan kalapit, kasi iniwasan kong maluto yung katawan ng ibon sa vitamins na binibigay natin. Sa pagkalagit na lang tayo magdadagdag hanggang papadulo na, saka natin kukugatuhin yung binibigay natin vitamins. Pero pagka ganitong malapit pa lang, 100 to 150 kilometers, so ito lang ang binibigay ko. Bukod sa TTH na brewery, saka calcium lactate. So ito na isa. So okay na guys, abang-abang na tayo bukas.